sasabi ka. Araw na lang, ikakasal na ang aming Mars, best friend forever, and kakulitan for life na si Rochelle. Pero bago siya magpatali, travel buddies muna kami sa isang adventure of a lifetime. Kaya tara na mga kapuso, samahan nyo kami sa aming road trip sa hottest province in the Philippines, ang Cagayan. Since malapit na yung wedding ni Mars Rochelle, 2 days na lang, parang kailangan may pahabol tayong something, di ba? Gawa tayo ng bridal showers. May special guest. Ganda yan. Ay, pero bago ng lahat, kailangan may fun trip muna, di ba? Para wala siyang idea. Oo, hindi siya maka kuha ng clue. Pang normal day. We can do this, Mars. Kaya natin to. Cheers, cheers. Cheers, Mars. Bumuluhan kami. Mars! Alam niyo naman, dahil adventure sa to. Panindigin. Mars ang tawagan namin kasi nakuha lang namin kasi Mars, kami na Mars lagi. Tapos feeling ko si Rochelle ata yung nag-start nun. Usong-uso siya dati sa Sunday All-Stars na magkakasama kami. During rehearsal, lahat ng tao ang tawagan Mars. Bukod sa Max, Andrea, Rochelle, naghahanap pa kami ng S. Hindi, joke lang. Kaming tatlo, pagka komportable kami sa isang tao, medyo lumalabas yung parang sinasabi nilang babaeng bakla, ganon. So yun, kakatawag namin na, Mars, Mars, yun na. May adventure na to. May pagkabuwis buhay, ah. Yan talaga, kasi gusto ko lagi may fun. Wow, ibang level ka, Mars. Pinupush ko talaga. Fun loving. Dahil ikakasal na ba siya? Kaya mo to ginagawa? Aabot ba naman? Aabot ba ako sa kasali ko? Nakakatawa, di ba? Ako yung super ano. Let's do this! Pinapanindigan ko talaga. Ako talaga yung fan sa ating tatlo. Okay guys, welcome to Chico River Whitewater Rafting here in Tabuk City, province of Kalinga. So right now, lahat po tayo may PPE, the personal equipment. Ito po yung helmet. Siyempre, dahil risky ang whitewater rafting, kailangan natin ng orientation. Safety first! Ito pong level ng water natin ngayon ay good for the beginners. Okay, okay lang po, sakto good lang po. Good for to. Beginners yung ganito. Habang lumalaki okay, po yung ano, lumalaki yung ano, bumibilis yung current, pahirap ng pahirap. Bumibilis. Hindi, nung nalaman namin yung ano, yung mga detalye, parang sabay-sabay kami tumiklop. Kasi parang napaka-serious ni Kuya. Uputo po tayo dito. Sa gilid tayo po. Sa gilid ang upo? Opo, ma'am. Dito po sa tube. Bakit sa gilid ang upo? Lock your foot. Ay, Diyos Mariosa. Ay, parang nakalock yung foot. Di ba, Mars? Ikaw, adventurous ka, di ba? Actually, babag daw yung pasaway, so aalis na ako. Nakakamplaning. Parang lumabas yung totoong kami. Na hindi talaga, okay, hindi talaga ako fun. The most exciting part of the trip, kung may mahuhulog. Hindi po yun nakaka-exist. Now, remember, meron po tayong life vest. Mga 3 seconds siguro na lubog tayo. Pag mahulog ka, lubog tayo. Oras na gagana yung vest natin, it will pump you up. Gagana yan, tataas ka. Nagpa-panic pa naman ako sa ganun. Now, don't panic, ha? Lahat naman yung lahat ng sinasabi nila, don't panic. Huwag mong ubusin yung lakas mo. Huwag, don't try to conquer the Chico River. Hindi mo yan kaya. Hindi mo kaya malalabanan to. So, what to do is relax. Mga Mars, nandito na rin tayo sa Chico River. Panindigan na natin to. 1997, nutik na ako malunod sa isang lugar na malapit dito. So ayun, muntik ako mamatay. So talagang takot na takot ako sa tubig. Sana walang nangyari sa amin.
yung time na yun, parang si Max yung naging leader. Siya yung malakas ang loob. Parang nagzo-zone out nga ako, kaya kikinig lang ako kung ano ba, forward ba, backward, yung gano'n. Parang, ano yung, sobrang serious, kasi parang feeling mo baka tumaob. Namang alon. Kasi sila, tsaka yung mga kasama mo, eh, nire-relax yung loob mo. Sila, Kuya June, eh, tsaka si Kuya Jeffrey. Eh, syempre, malaking tulong yon. Masaya. Masaya siya. As in, ano naman, yung adventurous experience na kayang gawin ng kahit wala kang experience. Ano, game? Face to fear. Gano'n na. Nakakatuwa kasi pag, sa mga ganung pagkakataon naman, ano talaga, supportahan naman kami tatlo. Bata ako, may bangka kami. Kung naalala ko, oo. Lagi akong ganyan. Alam ko nga kung paano lagyan ng prudo yung bangka. Talaga? Oo. Ganda rin. Hindi naman, malaki to. Yung kay tatay nung nabubuhay pa, medyo maliit lang. Siya yung nagturo sa'yo? Oo. Tsaka may idea naman ako na ano, na kung paano magsagwan. Kaya minsan talaga maraming ano, advantage yung lumaki ka sa pamilya lang. Kasi, ano, yung sapat lang. Sa gawaing bahay, marami akong alam. Tsaka tatay ko, tsaka nanay ko, lagi nilang sinasabi na makakatulong yun para sa amin. Hindi po pwedeng, ano, paano pag lagi niyang galit man sila na, sa tono na, paano pag nawala kami, paano kayo mabubuhay, yung ganun. Nakakapagod pala ang beach volleyball, mga Mars! Kaya magpahinga muna tayo at magchikahan dito sa White Sand. Ang sarap ng buko. Alam mo kung bakit? Oh, yes. Ayan na naman tayo. Kasi, di ba, lumaki ako sa Boracay. So, normal day talaga to sa akin. Ay, oo nga pala. Yabang, no? Pero sa itsura natin, parang ako yung lumaki sa Boracay. Kung makatawa ka, ha? Sorry. Hindi mo magsalita, pero... Kami hindi ma-beach eh. Hindi kami ma-beach talaga eh. Pero masaya. Masaya nung bata ako kasi sobrang loving nung parents ko eh. Ako, nung bata ako, meron ka bilang laking malabon kami. Ako, instant yung beach. Oo, yung natutulog ka. Pag ganyan, ay, yun yung beach. Pero nung gabi natulog ako, wala naman. Pag ganun, ay,
Kaya na, tumataas na yung tubig. Kailangan mo na itaas lahat ng gamit. Tapos, paghapon na, relax na yung, ano, yung tubig sa amin. Baha, baha. Yung baha sa amin. So, paghapon na, yan na, lalangoy na kami. Kasi dati malinis pa naman yung baha. Oo nga daw. Dahil bihira ang ganitong kwentuhan, itodo na natin to. Laglaga na! Ang Hollywood crush kasi, ang dami. Tatlo. Isa lang daw. Ay, hirap pumili. O, sige. Si Zac Efron na lang. Na lang, parang napilitan. Uy, mahilig ka sa medyo ano, height na ano, no? Okay, okay. Embarrassing moment daw. Ikaw mo. Ako meron. Naalala ko, nag-host ako ng event sa mall. Tapos parang, ayun din, nag-tumumbling ako sa likod. Tapos, literal tumbling, Mars. Oh my God. Pero nakakatawa kasi backstage yun eh. Sige, nakakita sa akin yung mga upper levels ng mall. So, 2, 3, 4, ayan, sumigaw sila. Oh! Sila lang sa likod, nakakita. Embarrassing moment. First time ko mag-ano, chika minute, eh malabo pa yung mata ko. Tapos ayoko naman mag-eyeglasses, tapos hindi pa ako nagko-contacts nun. Minememorize ko yung script. Eh live pala yun. Minsan nag-iiba. Iba yung nire-report ko, iba yung lumalabas. News pa naman. Oo, na principal's office ako after. Anong nangyari? Minemorize ko po kasi yung script. Hindi ko alam na ano, na iba na pala. Tama na ang bookingan. Swimming time na girls. Yes! Dahil Virgin Islands pa ang mga isla dito sa Palawi, you have to find your own food. Tara, may alam akong pwedeng pagkuhaan ng pagkain. Konti na lang, Mars. Konti na lang. Take your time, Mars. Hayaan mo pagdating mo dun sa kabila, dinner. May fear ako sa heights, sa totoo lang. Talagang takot na takot ako. Ang sarap talaga dito. Naranasan ko nang tumawid sa ganyan klaseng... Actually, mas nakakatakot na bridge dati. Pero dun naman, matibay naman yung bridge. So, hindi ako natakot dun. Super sarap! Kaya mo yan, Mars. I'm having so much fun. I feel it, Mars. Si Mars Max ang may gusto dito. Meron akong fear sa heights. Naalala ko nga dati nung nag-work ako sa public affairs as host, parang 2 hours bago ko nagawa yung zipline na activity. Kasi talagang takot na takot ako. Pero dahil sa mga ginagawa sa work, medyo nag-lessen na. Kasi kung dati yan, siguro mga oras din bibilangin bago ko siya maitawid. Konti na lang, Mars. Konti na lang. Ayun na pala yun. Yun yan. Ay, salamat, Mars Ada. Akala ko aabutin pa ng kasal ko bago ka makatawid dyan, eh. Peace tayo! Si Nanay Forsy! Hello po, magandang hapon po. Ay, let's go! Magandang hapon po. Kaya po, Nanay, magtuturo sa amin kung paano magtuli ng forest crab. Gamarong po ang tawag dito sa amin. Gamaro. Ako po ang namumuha nito. Mayroon po ako inilalagay na trap na andon po. Ano po, chula? Tingnan po ninyo, andon po, may nakuha po yung isa. So, ngayon po, subukan po ninyo maglagay nito sa butas. Sige po. Relationship go. Maluag po yan, ma'am. Kailangan po i-trace? Opo. I-trace. Ito na po. Okay na. Tapos saan po natin nalagay? Maghahanap po tayo ng butas na may laman. Madali lang yung proseso kasi maghahanap ka lang ng hole, kung saan yung hole ng crab. Ito po, oh, kayo ano po ito na kunti. Maliliit po, parang pids. O, dito po, pwede na pong ilagay. Pero lahat po ng trap na ay ganito itsura, no? Opo, ma. Pagano na eh.
I-flat mo po. Tapos ilalagay mo lang doon, tapos hihintayin mo lang pumasok, huhulihin mo siya, di ba? Tapos, so parang madali lang siyang gawin. Oh, dito po, pwede na pong ilagay. Para sa age nilang yon. And then, nagsusumikap sila na gawin lag every day. Galing. Wow, mayroon na lagi. Mayroon. Lalagay po natin siya dito. Ayun na lumagpas. Nagulat ako na kalmado lang pala. Akala ko yung talagang hahabuli mo talaga yung crab. Eh, mayroon po. Oh, mayroon. Ayan siya. Hello. Oh, ang laki. Hello. Malaki po yan ang laman kasi malaki po yung butas niya. Malaki rin yung kawayan. Oh, makakalabas po ba siya? Pag inalis po niya yung lock, makakalabas po yan. Itagtag mo muna siya para umilalim siya. Oh, sige po, alisin na po niya yung lock niya. Biyo din po niya, ipababa. Tanggalin po, tanggalin. Hila. Hilahin po. Yun. Tapos na, ay, malaki. O, yun yung mata niya, o. Oh. Baka pwede siya. Malaki po yan. Can I try Mars? Go Mars. Go Mars. Malaki! Iba. Grabe. Iba si Colin. Laki niya! Ang tiyaga. Bumili ba ko dun sa ano, yung kung paano ginawa yung trap? Ipagpag niyo po kasi yung lupa so pumapasok po dyan. Yan. Tingnan niyo po kung may nakuha siya. Ay, meron oh! Oh, yun, meron. Yan. Kailangan ko palabas. Opo. Yan. Tapos ibububo po ninyo dito. Lakasan po ninyo kasi nakakapit yan. Yan po. Ayun, isang alami! Nanay! Ako nga dati gumagawa ako ng trap ng daga eh. Kahon lang, tapos naglalagay ako ng toothpick or kung anong stick. Tapos pag natabig niya yun, pasok siya. Minsan nakakalabas pa. Pero ito, nakagawa siya ng pang-trap. Yung asawa ni nanay na nakagawa siya ng trap na talagang hindi makakawala yung crab. Ito po, nahuli natin kanina. Tikman po natin. Yay! Ating kutsara. Tapos ito pong ipit. Yan. Ito po. Ano po ang luto? Nilaga lang po ito, tapos nilagyan po ng kaunting ricado. Ngayon po, ang gagawin po doon sa ipit, kukunin po ninyo ito. Ito po ang pamukpok niya. Kasi matigas po yan. I-flat po nyo yan. Dandahan lang po. Nabaak na po nyo. Oh, pwede na pong makuha yung laman niya. Tumalo. Eto na, hindi ba ito napipisa? Napipisa ito din. Oo, napipisa po yun. Napisa na po. Tapos... Pag ganyan, Mars? Opo. Hawakan po ninyo yan. Iba, hindi siya yung katulad nung crab sa Manila. Parang mas sweet. Na ikaw, hindi ka kakain. Kain na eh. Wala, sige po. Kain ka na. Siyempre po, ako nag-lemon. Thank you, Nay. Sa taba, may parang dahon or spices. Parang may spices. Hindi ko alam kung yun yung gamit ni Nanay sa pagluto or kung ganun talaga siya. Kasi forest crab, di ba? So parang may lasang, I won't say ginger, pero malapit sa ginger. Ang galing namin ni Mars Ada kasi wala pa rin idea si Mars Rochelle na may bridal shower surprise tayo sa kanya mamayang gabi. Oo nga eh! Kamusta na kaya ang surprise guest natin? Hi guys! Abang nagbabakasyon ngayon sina Rochelle, Andrea at Max. Ako naman, nakapag-impake na. At mamaya ililipad na ako papunta Cagayan. Chill ka lang muna dyan. Kami muna bahala kay Mars Rochelle. Dahil nasa tabing dagat nakatira ang mga local dito sa Punta Verde, isa raw sa madalas pagkaabalahan ng mga kababaihan ang paggawa ng accessories mula sa kabibi. Parang gusto kong itryan mga Mars. No problem, tuturuan daw tayo ni Sunshine. Sunshine, anong ipapagawa mo sa amin? Gagawa po tayo ng bracelet, mami. Yes! Friendship to! Last ko itong ginawa, 6 years old pa. Hindi naman, 9 years old. Ako first time. Ako first time din. Tapos nung bata ako, medyo nahiligan ko rin gumawa ng mga bracelet, necklace, kasi nakikisama ako sa ate ko. Pero yung seashells ngayon lang talaga. Ganda. Mars, gupit na lang, oh.
Ayan. Napapla na yung ako feeling ko mapipigtal. Actually, first time ko gumawa ng bracelet made of seashells. Pero lagi ko siya nakikita mula bata pa lang ako. Kasi sa Boracay, syempre maraming nagbibenta ng mga necklaces, ng bracelets, gano'n. Pero never ko siyang ginawa. Oh, yung gumagawa ko ng bracelet dati, nung bata ako, yung pang pera, pang usog, yon. Kasi ano rin yun eh, tansi din yung ginagamit. Yung mga bata ako, yung gumagawa ako ng handle ng plastic bag, yung may karton sa loob. Pero may kita yon, parang 5 cents pag ano, isang plastic. Opo, ma'am. Yan po, tama po. Wow, may living doing. Is that right? Ay, kung dun po sa mas mataba. Ha, mali. Mali, ha. Nakita ko na napakatsaga nila yung mga taga rito na yung pampalipas oras nila at napakagaling nilang gumawa. Kaya nilang gumawa ng ganun. Kami nagawa namin ng 45 minutes yata. Game! Pag ditikitikitin ba talaga yung balat? Tayo na lang, oh. Mas mabuti ako sa'yo. Come on! Hindi pa yung palagyan ng Mars. Dito sa Punta Verde, pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. At ang aming Mars Rochelle, may tinatago palang skill. Ang galing lang, ha? Ang tatay ko kasi, mangingisda naman. So, bantay siya sa palaisdaan sa Malabon. So, ako rin, natuto akong maghayuman ng lambat. Nakakaaliw siya na, kasi lagi ko lang naman napapanood eh, or narinig yung mga kwento. Pero first time ko na talagang maglagay ng lambat. Anong isda makukuha natin? Balit lang. Never niya nakwento yun. Kaya na-shock kami ni Ada na fisherman pala dad niya. Tapos marunong siya kasi ang galing-galing niya, di ba? Sumampa siya sa taas ng boat tapos gumaganon siya. As in, alam niya yung ginagawa niya. So, nakakatuwa kasi hindi namin alam yun. Alam na alam kita. Wala na kasi yung dad ni Rochelle. So usually, ang kinakwento niya sa amin is kung anong nangyari, yung mga ganun lahat na napagdaanan niya for the family. Where's our turn? Ang tama. Go lang, Mars. Kakasa mo naman, Mars. Nakaka-excite kapag yung tinataas mo na kung ano yung mga mahuhuli mo. Pero ang hirap din pala kasi nga, ang dami mong binabagsak doon. Kuya, huwag ka nang mahiyang sumagot. Bakit wala tayong nahuli? Puro seagrass. Masyado na pong low tide. Ay, low tide na? Ang lungkot. Sana next time na makakita ko ng totoong yung pumapalag na isda na malaki na mapapasigaw ka. Masaya kapag nakahuli ka ng fish. So, ang saya namin nung nakahuli kami ng 2 fish, kahit na maliit lang. Kapag pumunta ka raw ng Cagayan, hindi mo dapat ma-miss ang experience na tumikim ng Carabao meat. Aba, edi itry natin yan, Mars. May suka. Yes. Na-excite ako pag yung suka. Ang daming pili. Thank you, Mars. Ang bagay. Sarap. Yung tapa medyo matamis, no? Yung sarap. Grabe. Paano mo ito nahanap? Sarap naman dito. Ang sarap, sobra. Parang puro pambara lang naman itong tinikman natin, ha? Wala bang wine? Oo nga, no? Yan kasi ang favorite namin pagsaluhan, mga kapuso. I got this, mga Mars. Meron akong kilala na winemaker dito sa Cagayan. Okay, mga Mars, ipapakilala ko na kayo kay Nanay Ising. Siya yung oldest winemaker dito sa Pamplona, Cagayan. Hello, Nanay! Hi! Hello. Hello po! Rochelle.
Rochelle po. Andrea po. Andrea. Careful. Dinilinis po yan. At saka, tinatadyakan yan. Tinatadyakan. Once a week for 3 consecutive weeks. Ganyan-ganyan lang. Yes, ma'am. Ganyan lang, parang dinamasahe ka. Kakaiba talaga siya. I mean, sa yun na-expect ko parang winery, pero nakakatuwa kasi very ano siya eh, exotic yung paggawaan ng wine. Ilalagay po dito. Pero twice a day, sa umaga po at saka sa hapon. Nagulat kami na galing pala siya sa plant, na ganun pala yung proseso. Actually, kahit walang celebration eh, panagkukwentuhan lang. Siguro kasi, pag nagwa-wine ka, parang nare-relax ka eh. So, yun ang lagi talagang ginagawa namin. Ito. So, tikman po ninyo. Grabe. Feeling ko ang tapang very, nito. Very, very clean. Puro. Puro-puro eh. Walang halo. Acting mo. Yes, Mars. Go. Go. Ang tapang ng amoy niya. Solid talaga yung amoy niya. Kasi doon pa lang mababase mo na isang inom lang, may hilo ka talaga. May sipak! Oo nga. No? Matapang! Medyo challenge siya inumin kasi sobrang tapang, para siyang shot. Pero at experience din. Iba nga, Mars. Iba na. Grabe, kasi ang init sa katawan. So parang namumula na kami, tapos parang nalasing na ata kami agad kasi sobrang tapang ng wine. Halata na po. Halata na po na ang produkto namin ay... Ang lakas! Girls, hinay-hinay lang. May surprise pa tayo sa aking be mamaya. Don't worry, Art. Wait, nasaan ka na ba? Guys, papunta na ako ngayon sa airport. Siguro mga isang oras lang nandun ako sa Cagayan. Sana lang hindi mabuking ni Rochelle si Max at Andrea sa aming big surprise. Yan na, excited na ako! Habang nasa flight pa si Art, lilibangin namin tong si Mars Rochelle para hindi makahalata. Hang tagal naman ni Arthur! Hay nako, umora muna tayo sa beachfront. Bongga! May pa-bonfire pa si Miora. Nandito na ako ngayon sa Cagayan. Hinanda na ni Max at Andre ang surprise na gagawin namin mamaya. Sana magustuhan ni Rochelle yung surprise namin sa kanya mamaya. Habang hinihintay ang surprise guest namin para kay Rochelle... Wow! Surprise! Oh my gosh! Nanood muna kami ng isang sayaw mula sa mga katutubong ata. Siyempre na-excite kami. Hindi na kami kinabahan dun eh. Since andyan yung tulong ninyo, medyo naging panatag kami. Wala talaga. As in, hindi ko siya na-imagine na napupuntahan niya ako kasi galing siya sa... may mga trabaho siya na pinanggalingan. Wala kang hint? Wala. Wala. Pero yung kaba ko kasi na parang excitement eh. No? Parang, gusto ko talagang maging happy siya sa last day nitong road trip. Para kompleto na lahat ng surprises. Never naman siya nakahalata. Since lalo na ano tayo, marami tayong mga changes din naman along the way, di ba? Mars, Rochelle, and Art, may special participation kayo sa ritual ng mga kapuso nating agta. Ginagawa raw ito tuwing may kasalan sa tribo nila. Ang
ritual na ito, naghahatid daw ng swerte at mas maigting na pagmamahalan sa mga mag-asawa. Ayun yung ano eh, ayun yung bitawan. Parang ang tagal, hindi ko alam kung gusto niya nakadikit lang. Ang tagal bitawan eh. Alam ko mahihiyain siya eh, kapag maraming taong ano, hindi naman kasi siya PDA, so kaya ginaganon ko, parang, bigay mo. Ginaganon niya ako. And then, yung romantic din, yung part na sinasayawan kami ng mga nila, ng, eh, iba. Kasi ibang ritual naman to. Siyempre, so, ano, magkaroon agad ng babies. Magkaroon August 9, meron agad. Hindi, kasi alam kong gusto sa TV tayo, ha? Gusto niya ng family, tsaka, siyempre, dahil, Mars, kita alam ko na magiging mabuti kang mommy. So gusto ko lumabas na yung baby para ma-experience na niya yon. Ako naman, ang wish ko for you and prayer ko for you is that God will always be the center of your relationship forever and you'll pass that on to your children na rin. Cheers! Cheers. Like, bawat experience may memory, may magandang memories. Like, yung sa wine, parang nilasing kami. So tawa kami ng tawa. So, funny din yun. Tapos yung white water rafting naman, nagkaroon kami ng medyo dramatic experience, which is nice because we got to solve it together, pinagdaanan namin together. And then, ano ba yung last, yung boating and beach trip was more of, our island hopping was our vacation. So, it was the first time that we actually got to do what we were planning to do way back. Hindi ako nagkamali pumili ng kaibigan. Kaya pag mag-boyfriend, pag nagta-travel kayo, doon yung nakikita yung totoong ugali ng isa't isa. So dito sa trip na to, ang daming, oo, nakaplano siya, pero marami na yung mga unexpected na nangyari. Tulad nga nung may konting drama nga, ganyan-ganyan. Doon mo lang makikita na, ah, ito pala kaming mga Mars pag may problema. Talagang may teamwork. Actually, pinalik ako ng road trip sa ano, sa mga memories ko nung bata ako na ginagawa ko nga pala to. And then, sa road trip, yung friendship naming tatlo, eh, mas naging tumibay. Kasi sa haba ng binabiyahe natin, marami kaming napag-usapan, lalo na about kay God, kung paano papalakasin loob ng bawat isa. Wow! Nahanap ko man ang aking forever, kailangan ko pa rin sa tabi ko ang aking bridesmaids. Kailangan ang mga totoong kaibigan na makakaramay mo sa iyakan man o sa tawanan. Tama ka dyan, Mars. Kaya tuloy-tuloy lang ang adventure ng buhay. Sama-sama tayo till the end. Live life. Itong road trip ng aming buhay. Thank you for the gift of friendship.